Si Lucy at si Emma. Si Emma daw, te, gagabihin dahil meron silang project na gagawin sa bahay ng kaklase niya. Tapos si Lucy, umuwas, papuntang Manila dahil may gusto siyang puntahan na mall na bagong bukas. Okay lang po yun, Lola Kunching. Andito naman po kami. Ay, teka lang po. Daddy, busy po ba kayo bukas? Anak, basta para sa'yo, hindi magiging busy ang daddy. Yay! Best po kasi ako sa spelling. May awarding ceremony daw po bukas. Kailangan daw po ang parents. Wow! Galing-galing naman. Alam mo ba? Ang mama mo lang ka, isa-isang tumalo sa akin dati sa spelling quiz bee. Pero ang totoo niya, nagpatalo talaga ako. Kasi crush ko siya. Ikaw po talaga yung magaling, Daddy! Sa'yo po pala ako, Mana. Alam mo, anak, proud na proud si Mama sa'yo. Kaya bukas, official family bonding natin, okay? Yay! Okay, ka na. Please, please. Mang, bakit gising pa kayo? After everything, Natoy. Ikaw pa ang humingi ng tawad. Pinalagaan kita. Pinalaki. And for what? Para ibasura mo ang sarili mong dignidad over a woman. Hindi ko siya maintindihan. Make me understand. I demand an explanation. Mahal ko si Irene, ma. Hindi ko tatalikuran ng sinumpaan ko sa kanya. Woof! Relak-relak na tayo, Aizen! Ba't kaya itsura mo? Parang mas saburido ka pa kaysa na pagdagaaway kini Commander, ah. Nagkasala ako kay Irene. Kasala? Ah, nadulas ka? Nasubsob ka sa iba ng ano na babae? Nasubsob ka, Insan? Dali, kanino? Saan? Kailan yan? Kay Clara. Eh, yung anak ni Kapitan Verdugo? Paano naman nangyari? As in all the way? Insan? Ikaw yung taong hindi ko pag-iisipan na gagawa ng ganyan. Kaya nga eh, isang pagkakamali, isang katangahan na hindi dapat nangyari. Nakukonsensya na ako ito yung nakikita ko sa Irene eh. Hindi ko kayang hindi humingi ng tawad sa kanya. Anong balak mo? Mangumpisan? Oo. Pisan? Huwag ka maamin. Ano yung tago ko habang buhay? Bakit? May plano ka ba kay Clara? Sira, siyempre wala. O yun naman pala yung Insan eh. Ang ayos-ayos ng relasyon ni Irene. Kahit kailan, huwag ka maamin. Kahit sino lalaki tanungin mo, Insan. Kahit mahuli na sila nakasubsob sa ibang babae, hindi pa rin maamin. Nico, lago tayo sa labas. Pwede po ba kami maglaro sa labas? Oo naman, anak ko. Basta huwag kang lalayo, ha? Sige po. Sayang ka po ni Mami, di ba? Ito para sa'yo. Paano niyo po nalaman na awarding ko? Ba, siyempre. Friends kami ng mami mo. Pwede ba tayo maging friends? Sige po, mukha naman po kayo mabait. At binigyan nyo naman po ako ng gift eh. Dito po ba kita? Dito? Pwede ba daddy na lang? Hindi po pwede. Meron na po akong daddy. Miko, marami pa akong gift sa kotse. Isa mo ko na natin? Sandali lang naman.
ko. Mama! Daddy! Yung friend niyo po. Ma'am, pwede yung pakipasok mo sa Miko. Halika, Miko. Miko. Jaime, hindi mo ba kami tatantanan? Ipapapulis na kita. Anak ko si Miko. And I have every right to see him. Matagal mo nang sinuko yung karapatan mo kay Miko. Matagal na ako nawala, pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong karapatan. I have every right to see my son, and he has every right to know me. And choose to be with me. Dahil siya ang anak ko, at ako pa rin ang ama niya. Si Miko ang bunga ng pagmamahal namin. Eh kayo? Ha? Kayo, anong bunga ng pagmamahal nyo? Natay, sandali. Tama na, Jaime, pwede? Maaari dugo mo ngayon na nanalaytay kay Miko. Pero ni minsan ba? Pinuntahan mo ba si Miko? Naisip mo ba yon? Kaya tantanan mo na kami, Jaime. Dahil okay na ako, okay na kami ni Miko. Okay na kaming dalawa, alam mo kung bakit? Ha? Dahil sa lalaking katabi ko ngayon. Sa lalaking binahal kami. Sa lalaking pinaglaban kami. Hindi kami iniwan. Sa lalaking hindi ko maating saktan dahil kahit kailan, hinding-hindi niya ako sasaktan. Wala na tayong dapat pag-usapan, Jaime. Dahil ang buong pagmamahal ko na kay Natoy na. Ano, alis ka ba? Kung gusto mo ng restraining order. Naniniwala ako na may mabuti kang dahilan sa desisyon mo. Nabigla lang sila. Maski ako. Pero asawa kita kaya susuportahan kita all the way. May tiwala ako sa'yo. Babe, salamat ha. Salamat din dahil nag-volunteer ka para sa party. Gusto kong patunayan sa mamang mo na mapagkakatiwalaan din niya ako. At pwede rin ako sandali ng pamilyang to. Ang swerte-swerte ko talaga sa asawa ko. Naman. Imposibleng walang mas malalim na dahilan. Why would he make a rash decision kung logistics lang ang dahilan? Baka naman, he's only just toying with idea. Eksahirada lang reaction niyo. Delilah. Kilala ko ang anak ko. I know when he's adamant about something and I know if he's keeping something from me. What do you mean? Palagay ko may nangyari sa panggasin niya. At kailangan malaman ko yun. Siguro kailangan bisitahin ko si Tim. Imbitahin ko na rin siya sa birthday ko. Pag-usap lang, huwag mo nang kontakin yung pinsan ko. Ano? Huwag mo isang kontak yan. Lalo ka lang kasi masasaktan eh. Alam mo, ganda-ganda mo. Dalaga ka pa. Bakit ka mag-aaksay sa tao may asawa na, di ba? Wala ka na ba ibang sadya dito? Kung hindi dahil sa prawn farm pinunta mo dito, mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Lara, sandali lang. Hanggang muna ako. Si Natoy, napakabait na tao niyan. Mahal na mahal niya yung pamilya niya. At sa sobrang pagmamahal sa pamilya, kaya niya ang isakripisyo ang farm na ito. Alam mo ba yun? Ano ang ibig mong sabihin? Kaya niya bitawan ng farm na ito, malayo lang sa gulo. Kaya ngayon pala sinasabi ko na sa'yo, Clara. Kung ano man na maghitan sa inyo ni Natoy, kalimutan mo na. Kalimutan mo na si Natoy. Dahil ang halo'y luhang pati.
hinagpis ang tirop ay di.